Thank you.
Corinth and Christian community. Dilin po namin muli sa Espiritu Santo na bigyan kami ng malawak na isipan. Divine wisdom na mula sa inyo. Pagkit namin malaman ang layunin kung bakit kami ginawa mula sa inyo. Maraming salamat, maraming dalangin. Kaya mo sabi ng Amen. Amen. Ang alaluma na alaman ng Espiritu Santo. Papasahin ko lang po ang ilang talata po ng Matthew chapter 5. Ang paksa ko po ngayon muli ay ang pinamagatang The World and Christian Community. Ang sanlibutan at ang Kristiyanong komunidad. Pag-isabi na ulit, The World and Christian Community. Ito po ay halos sa Matthew chapter 5, verse 13 hanggang 14. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salt again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled over. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay makikita na tulad ng salt na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hinabig na natal. Makakapagpunta po ang mabuting balita ng ating Panginoon. At muli kayo magsirupo mga kapatid. Sa ilang minuto natin pagpaaral, hiniling ko po muli na tayo po ay makinig ng mabuti at lumain. Pakisabi sa iyo, Brother Ben, ang daan mo. Mahalin mo talaga ako. Reminder ko lang po kanina ang topic ko. Ngayon po, ang topic natin ay pakisulat po, The World and Christian Community. Ang mundo o daigdig at ang Christian Community. At napakinggan po ninyo ang Matthew chapter 5 at sabi doon, kayong mga taga-sunod po, ignore na, ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit, kung mag-uba ng lasa ang asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa ito. Wala na itong pakinabang kaya itinatapo na lang at tinatapag-tapagan ng mga tao. The World and Christian Community, ang sanlibutan at ang Christian Community. Para mas mainam mo, magsimula tayo sa original plan. Mas mabuting magsimula tayo sa una kaya sa gitna at sa uli. Kasi pag magsimula tayo sa una, mas maintindihan natin ay ganito pala ang mundo. Kasi po marami po sa atin, ang maintindihan natin, ang mundo ay napakasama. Ang mundo ay napakaduli at napakamakasalanan. Pero alam niyo po ba, sinabi ng Diyos na ang mundo ay mabuti sa Genesis 1:12, nang nilikha niya ang daigdig, kasama doon ang puno, ang halaman, lahat ng bagay, or God created the world, earth, or universe. Isa lang po ang ibig sabihin doon. Ito yung planetang daigdig na tinitirhan po ng mga tao. Ito po, bago po nilikha ng Diyos ang tao, lumikha mo na siya ng tinitirhan ng tao. Ang unang nilikha ng Diyos bago ang tao ay ang sanlibutan, ang daigdig. Kasama doon ang langit, lupa, tubig, hayop, etc. At sinabi niya sa first world na ito ay mabuti. Meaning, lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti lahat. Walang masamang nilikha ang Diyos. Dahil siya ang author ng goodness, ang author ng kabutihan, so lahat na magmumula sa kanya ay mabuti. Pakisabi sa iyong katabi, konting taste lang. Konting taste lang. Sabi ka rin na love is patient. Ang isa mo na yung mainit na panahon. Amen? Konting taste lang. Mawawala rin mo yan. Kaya medyo, ngayon po, ina-apply na po natin ang love is patient. Mamalo pa kayo? Paano? Kasi nagtsatsaga po kayo. Amen? Okay, the World and Christian Community. Sabi, ang problema, ang naging problema ay ganito po. Nilikha ng Diyos ang daigdig na mabuti. Kaya pag sabi ng Diyos,
Dalangin natin ngayon ang tao, si Adan. At sila ang gagawin natin, tagapamahala. Let them have dominion over the fish in the sea, birds in the sky. Meaning, nangilikha ng Diyos ng taiklik, hindi ang Diyos ang mamamahala. Take note mo. Hiwalay ang pamamahala ng langit at sa lupa. Ang Diyos sa langit magmamanage. Nangilikha ng physical earth or universe, ang nilagay po niyang tagapamahala ay tao. At ang nilikha niyang tagapamahala ito ay sinadan. At ang sabi ng Diyos, let them have dominion. O sinabing dominion, sa ibang wikang English ay government, to govern, to manage, to cultivate. Ngayon, dahil mabuti ang intensyon ng Diyos sa taiklib, ang naging problema ko ay ito po. Nagbinit po ang Diyos kay Adan na ganito. Lahat ng punong kahoy na nilikha ko na nakikita mo, pwede kang kumain dyan. Huwag lang sa isang punong yon na pinagbabawal ko. Pag kumain ka doon, piniti ako, mamamatay ka. O papabain, baguhin natin ang translation. Adan, nakita mo ang choking, pwede kang kumain dyan. Ginawa ko ang Jollibee, kumain ka dyan, di ba malaya kang kumain, magpapain ka doon. Sa McDonald's, pwede kang kumain. O sabi mo, pwede ba pang mga kuchin? Greenwich. Inasal, ano pa? Mako. KFC. Diwata Bales. Okay, diwata kasama ko. Ano pa ho? Okay, huwag ka lang kakain sa Dunkin' Donut. Maliwanag po yun, ha? Sinabi ng Diyos, pwede kang kumain sa lahat ng iyan. Huwag ka lang kumain sa Dunkin' Donut. Bakit? Kasi pag kumain ka dyan, pag bumili ka, buy one, take five. Pumutas ko. Yun ang bilin po ng Diyos kay Adan, na makakain mo ang lahat ng punong kahoy sa upang iyon, sa Garden of Eden, huwag lang sa isa. In short, saan kumain ang tao? Kung nabasa mo niyo po ang Biblia. Saan kumain ang tao si Adan? Kasi Eva, sa Dunkin' Donut, kasi may bago na po umusil. Meaning, ang sabi po ng Romans chapter 5 and 12, ang sabi ko na ito, Romans 5:12, na sin enter into the world because of sin of Adan. Pumasok ang kasalanan dahil sa kasalanan ng isang taong si Adan. Sabi sa Romans chapter 12, yung chapter 5, verse 12. Papasahin ko lang po, verse 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ito yung world, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y, ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ito ang nangyari. Nang ang mundo na nilikha ng Diyos na napakabuti na pumasok ang kasalanan, anong nangyari? Ang mundo na ginagalawan ng tao ngayon, noon, sabi ng Romans chapter 5, dahil pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, naghari sa buong sanlibutan ang kamatayan at kasalanan. Ganyan ang naging nangyari sa world ngayon. Pero yung world before, naunang nilikha ng Diyos, mabuti. Ang plano nga ng Diyos, napakaganda eh. Ang nga lang, sa tao na pinamahala, o kayong mamahala ng taiklik. Kaya ikalat nyo, anak kayo ng marami, at kalatan nyo ng taiklik. Ikaw, sila nagpangalan sa mga halo. Maganda ang plano ng Diyos. Ang problema, sa isang bagay lang ho na ginawa ng tao, na sila'y lumabag sa utos ng Diyos. Anong nangyari, Brother Peter, nang ang kasalanan ay pumasok sa tao? Ang mundo po ay nagkaroon po ng
tinatawag na the physical world contaminated by sin and death. So, paano? Okay, basahin niyo po ang Genesis. Nagkaroon po ng anak si Adan at si Eva. Sino pangalan po ng anak niya? Kain at Abel. Si Kain ay nagpapastod at nag-aalaga po sa farm. Si Abel po ay nagpapastod ng hayop. Ngayon, nag-alay sila ng kanilang handog. Pasalamat. Ang inihandog ni Abel ay unang bunga o unang anak ng kanyang inaalaga ang hayop. Si Kain naman, inalay niya ay ang kanyang first fruit, ang unang bunga ng kanyang tanim. Yun nga lang, nalugod ang Diyos kay Abel. Yun ang kinalugdan niya yung kay Abel. Nang nakita ni Kain na kinalugdan ng Diyos si Abel, ano mangyari? Umiran po yung tinatawag na envy at jealousy. Yun po yung selos at galit. Nainggit si Kain dahil nagustuhan ng Diyos yung kay Abel. Anong ginawa ni Kain? Ano? Binalak niyang patayin. Binalak pa lang niya, pero isa na katuparan din po ang pagpatay. At simula nung time ngayon, ganun pong nangyari sa daigdig. Sabi ng Romans, kumalat ang kamatayan at ang kasalanan. Hanggang ngayon po, hindi po natitigil ang kamatayan. Mismo mga kapatid, nagpapatay dahil sa pera, dahil sa mahal. Totoo hindi. May mga magkapatid na nagpapatay dahil sa material na bagay. Ito ba yung story na pangyayari sa YouTube, isang story ng kilala po yung ano, artistang dating senador na sikat na sikat. Maraming anak po sa ibang babae. Ang dami niyang anak. Meron siyang naging anak na kamukhang kamukha niya, naging paborito po niyang anak. Kaya ang dami niyang anak po sa babae yun. So yung kapatid po ng yung mga kapatid niya, nagselo sa kanya dahil nasa kanya lahat ang pabor eh. Mas malaki yung binibigay niya, no? Ng artistang ito. Kaya naingit po yung mga kapatid niya, ano ginawa? Pinamatay po sa loob mismo ng bahay. Yung kapatid niya mismo, babae ang papatay at nagpuntos po ng heartbeat. So, napatay. At yun ay talagang napatunayan. Tumakas na lang yung babae. At yung artistang ito, namatay na rin po yung pinakatatay. Si Ramon Rebilla ho, panag-iisip ko din ang isa. Ramon Rebilla Senior. So, ngayon, dahil po sa kasalanan po ni Adan, ang mundo, ang world, ay naging madumi at naging contaminated by sin. Amen? So, ang kalagayan po ngayon ng daigdig natin ay pasama po ng pasama. Kaya ang nangyari, ang Diyos sa langit, sabi ng John 3:16, sabi ng 16, for God so loved the world that He gave His, ano? Anong purpose kung bakit nagpinadala kanyang anak sa daigdig? Para iligtas sa pagdami ng kasalanan, to prevent ang paglaganap ng kasalanan sa daigdig. Kaya pinadala ang kanyang anak na si Kristo. Ngayon, ang daigdig na kinalalagyan ngayon ng tao, nung time ni Jesus Christ, sabi po ng Panginoon, dumating dito ang ilaw sa sanlibutan, subalit ang mga tao sa mundo ayaw sa ilaw. Amen? Kaya ngayon, tatalon tayo ngayon sa Christian community. Pero bago po yun, may binanggit po si St. Paul sa Ephesians chapter 2. Ito po ang kalagayan po ng tao. Noong unay patay kayo, ang kausap niya dito po, mga Kristiyano ng Epeso, Kristiyano, mga inahiligtas na ito, sabi doon, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasago sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip.
Kaya sa likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Narinig po ninyo? Hindi, sabon ba kayo sabon? Nililibo na po. Narinig po ninyo? Sabi doon, ang totoo tayong lahat, kasama tayo, ay tatiling na bumuhay ayos ang daman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Dahil ang kasalanan nga ay parang tuglaw ng ahas na lumagana, parang virus po siya, na lumagana po sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Hanggang sa ngayon po. Kaya nga po tayo binibinyagan ng maliliit. Alam ko binyagan ng maliliit? Ang isang naalala kong turo dyan ng isang pare. Kaya tayo binibinyagan nung tayo ay maliliit pa. Para yung epekto ng kasalanan ng ating unang magulang ay mabawasan. Hindi ibig sabihin mawawala. Ang purpose ng baptism ay para yung kapangyarihan, yung kamandat ng kasalanan sa atin ay hindi po lumakas ang impluensya. Amen? Katulad po ng ahas. Ipinakita po ng ahas, halimbawa may aso kong dala rito. May dala pong pang samurai. Tagayin ko ang ulo, putulin ko ang ulo. Obserbahan ninyo, anong kilos ng ahas pag tinanggal ang ulo? Patay ba ka agad? Hindi. Kahit maghiwalay silang dalawa, makikita mo yung buntot ng ahas, ganun ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Nung napinyagan tayo, pinutol po yung ulo ng kasamaan. Pero yung punto, pumapalag-palag pa until now, apektado pa rin tayo. Amen? Kaya, ang sabi ng Romans chapter 5, na nang pumasok ang kasalanan sa isang tao, lumaganap ang kasamaan sa buhay ng tao. Ganun naging kalagayan po ng mundo ngayon. Until now, pakisabi sa iyong katabi, salamat na lang sa Diyos. Mula sa daigdig na makasalanan. Kumuha siya ng mga tao upang maging Kristiyanong komunidad. Para ano? Para itong mundong ito ay humaling sa pumapitan ng asin na katulad natin. Kailan yung panalangin ng Panginoon sa John 17? Kailan yung ha? Sabi niya, pagkasabi ni Jesus sa mga bagay na ito, tumingla sa langit ang sabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ako na iyong anak para mapanangalan din kita. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para mabigyan mo ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. Yun po yung first Christian community. Yung mga taong pinapanalangin ni Christ. Sino yung mga yon? Sabi dito, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na sinubo mo. Pinaranalan kita dito sa lupa, the world, dahil natapos ko na ang pinagawa mo sa akin. Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo, ipagkaloob mo sa akin ang karangalang tagray ko sa piling mo bago pa manilikha ang mundo. Verse 6, ipinakilala kita sa mga taong pinili mo. Ito na po yun, yung First Christian Community. Ipinakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo. From this world. Mula sa mundong makasalanan, pumili ang tao ng makasalanan din para ang makasalanan ng mundo ay unti-unting namuti. Amen. Mula sa world, ang mga tao pinili niya at ang taong ito na tinuruan niya at ganyang kinonsecrate at sineperate. Sabi niya rito, ipinakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin.
sila ay sa iyo at ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nila ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay nanggaling sa iyo. Sapagkat itinuro ko sa kanila ang mga itinuro mo sa akin. At tinanggap naman nila, sigurado silang nagmula ako sa iyo at naniniwala silang sinuro mo. O, tuloy natin ang panalangin niya. Itinatalangin ko sila, hindi ako nananalangin para sa mga taong makabundok. Tignan. Kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin dahil sila ay iyo. Ang pinapanalangin ni Christ, hindi ang buong taga-mundo, hindi yung mga taong galing sa mundo na kanyang pinuha at pinili, at itong mga taong ito, dito magsisimula ang Christian Church na kung tawagin ay the salt of the earth. Amen? Ayun, nasabi dito, ang lahat ng akin ay sa iyo. At ngayon, babalik na ako sa iyo at hindi na ako mananatili dito sa mundo. Pero sila ay mananatili pa sa mundo. Banal na Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan na binigay mo sa akin. Upang sila'y maging isa katulad natin. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay mo sa akin. Iningatan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong itinakdang mapahamak para matupad ang kasulatan. Ngayon, babalik na ako sa iyo, sinasabi ko ang mga bagay nito habang nandito pa ako sa mundo para lubos silang magalak tulad ko. Ngayon, ito na po. Hindi ko itinatalangin na kunin mo sila sa mundo. Ulitin ko. Hindi ko tinatalangin na kunin mo sila sa mundo, kundi ingatan mo sila kay Satanas. Nabaho ba kayo? Amen. Ang prayer ni Jesus noon sa mga alagad, hindi kunin ang mga taong ito, kundi ingatan sila kay Satanas. Meaning, sa mundong ginagalawan po natin, si Satanas po'y kasama natin palagi sa mundo na ating ginagalawan. Pero ang panalangin ni Jesus sa First Community, ingatan sila sa galaw ni Satanas. Amen. Kailan mo yung katabi mo? Sabi mo, tandaan mo. Galing tayo sa mundo at naging makamundo. Pero hindi. Para sa mundo. We are in this world, but we are not for the world. Ang mga alagad po'y galing sa mundo, makasalanan din po sila. But nung sila'y pinili ng Panginoon, sila'y ginawang ano, sineperate sila sa daigdig, pero nasa mundo pa rin sila. Meaning, si Satanas sa daigdig may encounter pa rin po natin. Amen? Sinong gusto ma-encounter ng Satan? Paalala ko yung isang kwento ng isang preacher na isingin ko lang. May isang preacher ko galing pag-alabuna na bagong kasal po. Bagong kasal, ang kasama niya po, wife. Ang binang po niya, hindi na kasundo, hindi na gaya siya tayo. So gabi-gabi umuwi siya, sabi ng binang niya, ikaw, excellent day ka, preacher ka, ano pa po kayo sa anak ko? Gugutumin na muna ang anak-anak ko. Ito namang anak niya, pinakasalan yung preacher na ito. Abay, gabi siyang sinishare mo na lang kanyang binang. Gabi-gabi, gano'n na lang. Kayang pananamin yung preacher na ito, sana tulog na yung binang. Pakuwi sa kanyang tahanan, sa bahay ng biyanan niya. Inaakawan pala siya ng kanyang biyanan. Sabi niya, ito na lang yung demonyong biyanan niya. Pagulong niyang sinasabi. Ayun, eh, gabi-gabi ho, ganyan. Laging bumanga dito, sermon dito. Ayan, alis at ay ka na naman. Anong mangyayari sa buhay ng anak ko sa'yo? Gabi-gabi ganun po ang ginagawa ng pinan niya. Isang gabi po itong preacher galing po sa healing message. Katatapos ng mag-BCM. Overcoming the worst of the evil spirit ang tinapit niya. Okay, nakitang handa po siya. Sabi ko, pag-uwi ko nga pala, makakasalubong ko sa Satanas.
Nakasalubo nga niya, pero gina niya po yun. Kaya din na nakasalubo silang dalawa ngayon. Sabi nung gina niya, ayaw ka na naman! Wala ka na naman dalang pera para sa anak ko, magugutom ka naman niya. Pero hindi po yung tenga ng preacher. Sabi niya, ngayon ako nakatao. Nagharap silang dalawa, nagpukos. Sabi sa bilang niya, ikaw, demonyo ka sa katawan ng bilang ko. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka ngayon mo. Nanahimik po yung bilang, parang namula rin ang bilang niya. Ang pintig din ang tenga ng bilang niya. Sabi ng bilang niya, ah, ganun ha. Inarap din yung preacher. Ngayon, sa pangalan ko, magsilayas kayo sa bahay ko! Ay! Kapos! Ano, sino may ari ng bahay? Sino may upuwi ko sa bahay? Sino lumayas ko preacher? Pati asawa niyo. Mga kapatid, yung sabihin ko, yun yung mga bera niyo. Ibig ko sabihin, yung sabi ni Christ, sa taibig ko, si Satan talaga nandun, pero panalangin niya, ingatan mo ang mga tao itong pinili. Amen? At ang mga tao itong pinili niya, yung mga 12 disciples, talo tayo ngayon. Hindi mo alam na kayo at tayo ang bagong disipulo ng Panginoon. Amen! Tayo ang new Christian community dito sa mundo na ginagalawan po natin na kahit nasa Diyos na tayo, na kahit nasa Christian community po tayo, it doesn't mean ligtas na po tayo sa galaw ni Satanas. Amen. Ang purpose lang kung bakit na-create ang ng Diyos ng Christian community upang ang mundong ito ay magkaroon ng healing. Anong klaseng healing? Kasi po ang taitib na ito, sobra na po ang karamdaman niya. Kailangan po ng magiging kagalingan. At ang magiging solusyon nito ay ang Christian community. Walang iba ang mga anak ni Jesus. Amen. Sabi ni Christ, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Ano bang purpose ng salt? Ano bang gamit ng salt system? Malasa. Bakit yung inaasinan ang isda? Malasa. Para hindi mabulok o masok. Yan ang purpose ng Christian community. Like salt. Na tayo, yung lasang, yung influence natin as a believers ni Christ, yung influence natin ang siyang maghihil sa mundong makasalan. Asin ako, asin tayong lahat, kapag pinagsama-sama natin ang ating asin, ang naibig natin ay magkakaroon ng hihil. Kung yung nga lang mga tinawag niya, alam niya ang purpose kung bakit siya tinawag ng Panginoon. Amen. Sabi mo ulit sa iyong katabi, kantaan mo yan. Tayo ay kabilang. Sa Christian community. Dito. Sa world. Amen ho? Amen. But the story is short. Kung yung isipin, na porque tayo ay Christian community, tigtas na po tayo sa mga problema. No way. Hanggat nandito tayo sa mundo at daigdig, apektado po tayo ng maraming problema sa mundo. Amen? Sa aking pagkatapos po, meron po tayong inaawit na kanta. Sabi ko, kasama natin ang Diyos. Di ako natatakot. Bakit? Dumaan man ako sa ilog, hindi ako mababa sa akin ng tubig. Hindi ka nga malulunod, pero yung tubig magpapasakan. Gumaan man ako sa apoy, hindi ako, pero maiinitan ka ng init na kapulog. Nasa mundo pa rin tayo. Nagaan pa rin tayo sa mundo. Pero lahat ng Kristiyanong komunidad na niligtas ng Panginoon
ay we are overcome. Amen. Magkakaunti tayo laban sa Diyos. Amen. Ito matapakinin sa mga John 16:33, sabi ng Panginoon sa mga alaga, in this world you have many troubles, but take courage, I have overcome the world. Isabi sa iyong katabi, tandaan mo, tatagumpay tayo dito sa mundo, pagtagumpayan ni Kristo ang daily. Amen? Tumayo kayo mga kapatid. So huwag niyong makalimutan mga kapatid. We belong in this world, but we are not for the world. Pritin ko. We are in this world, but we are not for the world. Tayo lahat ang mga anak ni Rishaday, a part ng Christian community, tayo ang magiging instrumento ng Diyos. Kasangkapan ng Diyos upang ang mundong ito na kapasalanan gumami ang mananampalataya. Amen? At isabi Panginoon, pamitin mo ang buhay ko.